Ito na yung panahon, ang kinig mo ang mundo, ang pagkakataon, ibigay ang todo mo. Ilabas ang ganda mo. Klase ng trabaho, siguradong may kinalaman ito sa pagsiservisyo. And today, itutodo ng ating mga atletang challengers ang kanilang powers in rendering services to customers. Sisiguraduhin natin that there will be no fouls and no violations as athletes face different tasks dito sa salon. Ito na yung panahon, ang kinig mo ang mundo, ang pagkakataon, ibigay ang todo mo. Sige matiwala ka, di na dapat magduda, ilabas ang ganda mo. Ako yung tipong taong mahilig tumawa, makipagbiruan, mahilig mag-explore, pero minsan chill lang ako. People know me as very competitive and as well as kikay. Kikay outside the court. I'm not the typical volleyball player na boyish when I go outside the court. Challengers Melissa Gohing and of course Mike De La Cruz. Come on in, guys. Hello, 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 hello. Thank you for coming. Thank you, guys. Wow. Okay, so what got you into volleyball? Well, it started when I was in 6th grade. Okay. And then, in-invite lang ng friend ko. And then, tuloy-tuloy na, I learned to love volleyball. Nung nalaman ko na si Melissa Gohing yung kalaban ko, na-surprise ako. Kasi medyo idol ko rin siya sa volleyball court. How about you, Mike? How did you get into basketball? Pinapanood ko yung brother ko maglaro before sa street games niya. And he was a varsity before in Notre Dame. Wow, astig. Oh, lalaki kalaban. Iba kasi pag other sex yung kalaban. Kasi usually kalaban ko mga babae. So pag lalaki, iba din yung feelings. So I was like, okay, I'll take the challenge. Ito iba to. Basta iwas-iwas ka rin, okay? Bessie! Oh, Bess! Where art thou, Bess? Bess? Ano ba to? Ay! Ano ka ba, Espe? Nagulat ka ba? Kagar? Hello? Taray! Naku! Akala ko si Paula Abdul-Jabbar! Ano ka Jabbar? Ba, Espe? Na-miss talaga kita ng bongga. At alam niyo mga players, kung magaling isa volleyball at basketball, hello, nakita niyo yung buhok ko? Ito yung mga bola ng volleyball at saka basketball. Ang bigat! Mars, ano bang pag-i-explain ang gagawin natin sa ganap mo ngayon? Ano ba to, Mars? Nakakahiya naman sa mga players natin ngayon. Ano ka ba, Espe? Pinaghandaan ko to. Nasaan ba tayo ngayon? Nasa salon, nakita mo sila. Sila yung gumawa sa akin. Pero gumanda pa talaga ako, Mai. Siyempre naman. Talaga ba? Sinungaling to. Oo nga. Kasi pamalo ko. Okay. So guys, dito sa Bet Moba, obviously we're in a salon at makikita nyo naman ang pagme-makeover nila sa kanya. Naiisip nyo ba kung ano yung mga iba't ibang trabaho dito sa salon? Pagka sinasamahan mo, kunwari yung... Mom ko. Mom! Oh, sige, sa mom. Okay. Yan, okay. So, ano yung mga nakikita mong ginagawa nila? Madalas, binoblower yung mom ko. Binoblower. And then after, kinukulayan din. Oh, tapos nalagyan okay. Ng ganito si mom. In fairness, he pays attention. I love it. Nung nalaman ko nasa salon yung gagawin yung mga challenges, so tingin ko yung mga gagawin namin, mani pedicure, tapos blower, tapos kulay ng buhok. Si Mars, parang hindi naman kailangan i-makeover at all. Pero pagka pagka nagpapasalon ka, what do you usually get done? Mani-ped. Mani-pedi. Yung mga alam kong trabaho sa salon, kasi lagi ako nagpapamani-ped, foot spa, alam mo naman girls, kulay ng buhok, shampoo and blow dry, yung mga ganung bagay. So yun yung na-imagine ko, sabi ko, oh, salon, okay. Meron tayong 3 challenges. Ooh. And each challenge may katumbas na points. And of course, you guys are so aware sa point system. Pero kung sino mananalo sa pinaka-final, yun ang talagang tatawagin natin, king or queen ng salon. And I know both of you are very competitive.
tahimik sila, pero I'm sure they have what it takes to win. Correct. At SP, tandaan mo, wala pa na nanalong lalaki. Kinabahan ako syempre kasi madalas girls yung mga nagpe-perform sa salon. Labas to ng comfort zone ko eh, kaya medyo kabado talaga ako nung una. Up diba? To now, kasi wala pa rin. Kasi gumawa ko ng challenge, hindi pa rin ako ano, hindi pasok sa pagiging challenger na lalaki kasi uh-oh, isa pa rin akong beauty queen. Tara. Kaya galingan mo, babae ka pa rin, Mars. For the 3 challenges yung sinabi ni Rox, I'm very excited. Kasi as a girl, lagi ako pupunta sa salon like how many times in 1 month. Dream ko rin kasi magkaroon ng sarili kong salon and spa. So para ko in the future, if I'm gonna be the boss, I should know then kung paano nila ginagawa ng mga tao ko, diba? Okay, Melissa, bet mo ba? Bet na bet. Bet na bet. How about you, Mike? Bet mo ba? Bet na bet rin. Oh, I love it. Ang sweet how niya. How about, tanongin mo naman ako. Bet mo ba siya? Silence means no, Box, in this case. Kaya ako tumigil normally, na ako. Yes, pero oh, paano dito yan? Iba siya, Mark. Ayaw niya sa akin. Oh, bilisa, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala, panalo ka dito. At dahil dyan, bet na bet ni Melissa and ni Mike, let's get ready, get set, let's do this, guys. Come sadali on! Na. Hello! Okay, so for our very first challenge, Alice. Shampoo kaday, shampoo kaday. Yung unang pumasok sa isip ko nung narinig ko yung shampoo kaday, may isip mo kagad na mag-shampoo ka ng tao and then rinse, saka papatuyuin mo lang. Toothbrush kaday! Nakalimutan ko, 2 weeks na. Ha, guard! Shoot, shampoo. Mag-shampoo kami ng mga tao. Eh, parang yun yung first impression ng every customer sa isang salon, di ba? Okay, so for your very first challenge, Melissa and Mike, magsha-shampoo kayo and magbo-blow dry ng buhok ng mga customers. So basically, we will be giving you 40 minutes to do this task. Hahanap kayo ng mga customers outside of the salon and at the same time, up to you kung padamihan ba kasi ang goal is to have the biggest tip or kita. So, yun ang pinaka-goal nyo. Yung nalaman ko na tip-based siya, yun yung nakakaba. Kasi syempre, time pressure din. Plus, hindi mo alam kung ano yung mga common customer kung mahaba buhok or maikli. Whoever wins this challenge and is able to do this the fastest, bibigyan namin kayo ng 5 points. And whoever isn't able to do this at medyo babagal-bagal, hindi masyado malaki yung tip, 3 points naman for him or her, okay? Excited ako kasi alam ko yung feeling na mag-shampoo kasi masarap na i-shampoo ka sa salon. Nagulat ako na may blow dry pala. So, medyo kinabahan din ako dun. So, bet mo ba, Melissa? Bet na bet! Bet na bet. How about you, Mike? Bet mo ba? Bet na bet. Bet na bet. Okay, so I love their attitude. They're ready to do this. Let's get ready, get set. Come on, guys. Let's do this. Come on. Let's go! It's my first time to join a competition like this. Kasi yung last time singing, kakanta ka lang. Pero ito, alam mo yun, may technique ka, kung paano mo unahan yung kalaban mo, so mag-iisip ka talaga. Tapos syempre, first time mo lahat gagawin. So nakakaba din, kasi syempre first time. Hi miss, busy ba kayo? Ay, hindi ako pinansin. Tara, tara, tara. Kailangan kami yung maghanap ng customer. Medyo na-pressure ako. Akala ko nung una, may naka-prepare na customers para sa amin. Where? Na-pressure talaga ako na kailangan namin maghanap, na makipag-usap sa ibang tao, makipag-sales talk. Doon ako nahihirapan. Where are you, people? Where are you? Ayan, si Madam. Wait. Wait, miss, may time ba kayo magpa-shampoo and blow dry? Kaya natin to. Nung nag-start ako nung umarap ng customer, medyo minalas ako nung sa first time ko. Hi, may time ba kayo mag-shampoo and blow dry? Ganun pala yung feeling pag ini-snob ka, no? Grabe. Ma'am, gusto niyo pa magpa-shampoo? Hirami ko lang pa saglit yung oras nyo. Basta kayo na pong bahala sa tip ko. Okay lang po ba? Ako na pong bahala sa inyo. Nakita ko siya sa may tayaan ng loto. I'm sure naman na if magtatayaan ng loto, may pera ka. Sandali lang naman po eh. 5 minutes lang ba? Opo.
sa shampoo ko lang po kayo. In-assume ko na may pera siya and then kinausap ko siya na maayos. Naikayat ko siya. So, after nun, bumalik na kami sa salon. Dito po. Hi po, magsasalon po kayo. Ay, hindi daw. Basta kayo na pambahala sa tip ko. Kung ano po. Medyo mahirap, ha? Bilis ito. Sorry ako, ang malas ko. Pero okay lang, push pa rin. Hi, magsasalon po kayo. Ay, hindi. I'm an optimistic person. So kapag ganun, ay, okay lang. Kibir lang. So okay, next. Doon nga tayo. Baka swertehen ako doon. Ano po pangalan niyo, madam? Ma'am Tintin, ako pong bahala sa inyo. Ako, na-excite ako nung una. Ready naman ako na mag-shampoo ng buhok ng ibang tao. Ma'am, shampoo na po. Madam, alam niyo na ha. Pag-ibigay po kayo ng tip ha. Pag hindi po na nakawan po namin kayo. Dapat ako bibigyan ng tip. Kayo pala ang ano, nakakaluwag-luwag dito. Hindi ah. Wow, ang galing-galing ni Mike. Miss, busy ba kayo? May free blow dry and shampoo. Saglit lang. Please, tara! Oh, free blow dry shampoo. Fast lang, 5 minutes. So effective, nakahihila ka. Kailangan padamihan kami ng tip, pero hindi kita pa-pressure ka bala. Kasi shampooin po kita, simple blow dry kita. May pupuntahan po ba kayo? Doon lang, mapunta ay, sige, sakto yan. Para maganda ka pag pupunta ka ng school. Wala akong worry naman na mag-approach kasi, well, parents ko business people. So, sinanay kami nung bata pa lang, huwag kang mahiya. Makapalma ako. Tara na! Wait lang po, tanggalin ko po. Tanggalin ko lang po. Patapos na si Mike, nung nag-shampoo pa lang ako. So, parang, okay. Kaya ko to, okay. Compose lang, composure lang. Ilang yung kanina. Kaya tanggalin, ay naku! Pinahinap, ay na si Mike, nauna na siya. Mag-blower na siya. Yung first ko nakuha, medyo mahihain pa siya. Tapos naka-braid pa siya, so kailangan ko patanggalin yung braid niya. Elise, ikaw, ba ginagawa mo talaga yung ganyan? Bukod naku, sa pagpa-volleyball? Hindi! So, first time mong mag-ano, maghugas ng buhok ng iba. Opo. Ayaw mo nun, pag wala ka ng career sa volleyball, pwede ka na magtaya pwede. Sa ito, training ko na to. Actually, gusto ko magkasalon. Diba? Malaki ang para maganda ako everyday. Correct. Bukod sa pag-volleyball mo. Tapos sinampo ko pa siya. Tapos medyo ang kapal ng hair niya. Ah, wait lang po. I-ano ko lang. Ay, oh. Ganun. Tara po. Mag-alato kayo ng buhok. Let's go! Let's go. Nung unang kong customer, medyo nahirapan ako sa kanya. Oh, sorry po. Sorry. Akala ko nung una, madali na yung blow dry. Then yung pala may mga techniques pa. I'm sorry. Ganyan ba yung, tama ba yung ginagawang blower niya? Furnace. Actually, mahirap gamitin ito sa blower na ano. Ay! Naku po, nalaglag. Patulong. Joke. Sabi nila, per layer, so tinali ko muna. Lalo na yung first ko, makapal yung hair. Oh, yan. Love it. Volleyball player po kasi ako, hindi po. Pero ito po yung ano, gusto ko magkasalon. Nung unang customer ko, babae nakuha ko. Medyo sa blow dry din, dun ako nahirapan. Mike, ano na? Nauna ka na tapos mag-ano ng buhok, pero ko yung ano, huling-huling na nagbo-blower. Tama ba yung ginagawa niya? Kasi actually, nakakakain ng buhok kasi ito, di ba? Dry, blow dry. Ayan! Ayaw na magsasalita ni madam. Patapos na si Mike, nung nag-shampoo pa lang ako. Bilis ito ah. Sorry ako, ang malas ko. Ay! Let's go. Nung unang kong customer, medyo nahirapan ako sa kanya. Sorry po. Sorry. Tama ba yung ginagawa niya? Kasi actually, nakakakain ng buhok kasi ito, di ba? Ayaw na magsasalita ni madam. Dapat para mas maganda, habang binablow dry mo yung buhok ni madam, kinakausap mo rin siya. Ganun. Usapin mo siya. Buti nga pumayag sa si madam eh. Oo naman. Kahit naman ako, lalakad ako. Siya may-ari ng circle mo. Madam, alam niyo na ha.
Pagbigay po kayo ng malaki, kung nanakawang po talaga kayo. Sayang, blow dye lang dito. Kung makeup to, panalo na ako. Joke. Okay na po, ma'am. Sana nag-enjoy po kayo. Oo, ako na pong bahala. Salamat po. Hatid ko na po kayo sa labas. Nung natapos na ako sa first customer ko, nakakuha ko ng 100. And then, I was so happy na binigyan ako ng ganong amount kahit medyo rough yung pagkagawa ko. Pero, I'm thankful for that customer. Ayan na si Madam! Ano pong pakiramdam, Madam? Nakita mo yon, Melissa? Oo nga eh. Lumabas na si, si Mike. No pressure. Oo. Quality over quantity. Ang struggle sa pag-blow dry, multitasking. Meron kang brush, tapos meron kang blow dry. So, alam mo yun, tapos ide-dry mo pa, tapos minsan napuputa sa akin yung air ng blow dry. So, parang okay. Ay, ang bigat pala ng blower. Uy, gumagaling na ako. Praktisado na. Sir, kayo po. Gusto niyo po magka-shampoo? Okay lang po. Ang kumbala, tip na lang po. Ayaw ni Kuya. Ang target ko talaga maghanap ng lalaki para mas mabilis kong i-blow dry, shampoo. Madam, gusto niyo po ipa-shampoo yung anak niyo? Kahit bigyan niyo lang po ang tip. Ay, hindi na po. Sige na po, kahit 5 minutes lang po. Sige, thank you. Pinagrapan namin ito. Hindi basta-basta ang mga trabaho ng mga taga-parlor. Oo, hindi mo madali pero mahirap pala, no? Ayan. Ayan, nakapal po ng buhok nyo, no? Konti lang po yung king na kayo. Yung sa unang customer, natagalan talaga ako. Pinapacheck ko rin kasi ayoko naman na hindi ko fully dinry yung hair nung unang customer ko. Ayan! Ang laki na tulog. Thank you po. Ayan, o. Si Madam, say hi naman po doon, Madam. Say hi. Ayan, maraming salamat kay Madam Ivy. Siya po yung isa po sa mga mayayaman. Kaya magbigay po siya ng 1,000. Hello! Okay na po. Thank you po. Yay! Madam Ivy. Binigyan niya ako ng 100. I was surprised. I was expecting mga 50, ganun. Kasi ibang tao talaga medyo barat. Ayun na, ihat mo si Madam Dawn sa labas. Tapos kumuha ka pa hanggang my time. Boss, gusto niyo magpa-shampoo? Shampoo. Kahit bigyan niyo lang ang tip. Ano po? Shampoo. Tsaka blower lang. Isang mabilis. 5 to 10 minutes lang. Sige. Nung nakita ko yung second customer ko, nasa gilid siya ng street. So, binilisan ko agad kasi bihira lang ako nakakita ng lalaki. Ayan, Mike. Pwede natin. Ang bilis mo makakuha ng ano, ha? Siyempre. Iba talaga. Kailangan. Sandali lang to, kuya. Nagkakangan ng basketball. Naglalaro ka bang basketball? Dati po. Ngayon, hindi na. Hindi na po. Ayan. Madam, pwede po i-free shampoo blow dry? Tara po, hiramin lang po ito, saglit lang. Sige na po. Mga 5 minutes, promise. Second customer, nahanap ko siya, palabas pa lang siya nung mall. So, tinanong ko muna siya, busy po ba kayo? Kasi pumuha siya nagmamadali. Tara po! Tara po! Tara po! Yay! Tara po! Tara po! Hindi yan, mamamadali yun. Ano po name niyo? Ako po pala si Melissa. Hello po. Yung second customer, madali siyang i-convince. Sumunod ka agad siya sa akin. Excuse me po! Ayan na si Melissa! Ayan! Okay. At kasabi si Corazon! Si Ma'am Babe! Hello, Mami! Hi, Mami! Chinika ko siya. Tapos, in-explain ko rin kung ano yung challenge. Kasi po, ano po kami? Pagandahan ng shampoo at blow dry at kolekta ng tip. Melissa, last 10 minutes po tayo. Okay. Tandaan natin. Punta ko muna si Mike. Mike! Siya daw bahala sa akin. Last 10 minutes tayo. Last 10 minutes? Mas nahirapan ako sa unang customer ko. Kasi syempre babae siya, mahaba yung buhok. And yung second customer ko naman, Mike Silang. Mukhang malali tayo sa oras ha. Oo. Abot pa kaya ako sa isa? Melissa, madaling-madali, go! Go! Ilang minutes na lang! Ay, kasi mas ano to, oh. Knowing myself, pag nag-pressure ako, lalo ako bumabagal. So, compose lang. Parang game. Parang sa game lang, compose ka lang. Yun yung tinitrain ko sa sarili ko. No pressure. I'll just do what I can do and the fastest way I can.
Ano province ni Madam? Bacolod? Ay, Ilonggo man ako. Ilonggo ka rin, Melissa? Oo, oo. Usapin mo nga, paano yung usap-usap mo? Oo. Taga-diin ka? Ay, kami, ako sa Silay, Kagima Mailan. Hello po! Salamat. Tip na lang, kuya. Kwento lang. Sige, salamat. Salamat. Pagkatapos ko dun sa second customer, binigyan niya ako ng 50. Kaya pa ba kaya isa? Nauna itong isa. Yay! Thank you, Gid! Thank you! Oo, salamat po! Yung second, madali lang. May clean hair, manipis pa. Bilis. Ang bilis kasi mag-dry pag may manipis na and short hair. Kuya, busy kayo? Pwede ba kayong mahiram ng mga 5 minutes lang? Oh, thank you. Alam ko na paubos na yung oras, so tinry ko pa rin. Sabi ko, okay, less than 5 minutes, kailangan ko ng lalaki. So tumingin talaga ako lalaki kasi mabilis pag lalaki. Hi, can I borrow you like 5 minutes lang? Like, I'll do shampoo and ano lang, fast lang, please. Please. I'm sorry, thank you. Ma'am, kayo po, gusto nyo pa yung shampoo? Hello. Ay, salamat po. Kahit tip lang po, okay lang po. Tip lang po. Opo. Ah, basta bigyan nyo lang po ang tip. Ang pambahala. Sarap. Nakita ko yung third customer ko sa labas ng salon lang. Hi, girl! Hi. Anong name mo? Faith. Faith? Si Faith ba may boyfriend na? Nagpapagupit siya. Nagpapagupit na saan? Sakto. Sa yung ano, yung mag... Ay, ang swing. Ang gwapo na. Ano lahi nun? German. Kuya, pwede ka? Sashampooan kita. Bilis, bilis, bilis! Ilang minutes na lang? Tara, kuya, takbo tayo! Ah! Sorry po. Lalaban ako. Bilis. Ay, meron pa rin talaga. Last 2 minutes tayo, Melissa and Mark. So, tignan natin, go. Si kuya na kasi mangot na. Parang pinilit mo lang ata siya. Mabilis na yung shampoo kasi lalaki. Tapos, muhok pa yung hair niya. So, yung technically, yung buhok niya sa gitna lang. Tingin nyo, Mark and Melissa. Mabibigyan kayo kayo ng tip. Alam, madalian to, ha? Let's go! 2 minutes! Kaya natin to! Medyo nagmamadali ako. Nape-pressure ako. Sana bigyan mo ba ang tip, ma'am? Kahit yun. Ilang minutes na lang. May gel po ba kayo? Peram po ng gel. Anong klaseng pagka-gel ng hair? Minadali ko yung dry kasi muhok lang eh. So yung top lang ng hair yung dinry ko. Tapos gel lang. Tapos okay na yung hair niya. Maruno kasi yung kuya ko, inaayusan ko eh. Konti. O diba, may matching gel pa. Joke. Tama po ba? Ganito yung suit. Tinuloy ko lang yung paggawa dun sa third customer. Basta tinay ko muna tapusin yung third customer para matapos man yung challenge, nakatatlong customers ako. Ma'am, kahit tip po. Thank you. Okay, Mike! Okay. And Melissa, 10! Bibilang na ako, 9! Ah! Tip po! 8! 7! Okay na po. 6! 5! May pang... 4! 3! Ayan! 2! Abot pa ba? 1! Time's up! Yay! Okay, ano bibili? Uy, bumuburot ng 1,000. Nakakalimu. Ah! Thank you mo! So we closed our very first challenge for Melissa and of course Mike. At masasabi natin na ginalingan niyo talaga. At pantay kayo ng number of clients. You both got 3 clients. Pero magkakaalaman talaga sa tip. Doon natin malalaman kung sino makakatanggap ng 5 points for this challenge. Okay, Melissa. Ladies first, let's begin with you. How much ang naharbat ni Kumar? Naharbat talaga. Yes. 3 hash. 3 hash. Whopping 300 for Kumar's Melissa. How about Mike? 3 clients also, pero nako, magkakaalaman. Oh my God. It's a 1 hum, 2 hum, and a 50. So it's a whopping 250. For our very first challenge, our winner is Miss Melissa Gohing. Perfect. I love it. It was a good start nung challenge. So medyo mas ganado ako to do the second challenge.
Nako. Pero same effort. Ganun talaga. Ano ba yan? Nako, ganun talaga sa salon. Di ba minsan nagtitinginan pa? Parang magkano binigay ni Kumars habang nagbo-blower? Di ba? Ganun. Nung natalo ako, nasa isip ko lang na pwede pong bumawi kasi may two challenges pa. So, niready ko na yung sarili ko for the next challenges. But don't worry, Mike, dahil meron pa tayong two challenges at yan ang dapat niyong abangan kung sino talaga kay Mike and Melissa ang magwawagi at tatanghaling king or queen ng salon dito sa Bet Mo Ba? Bet the Bet! Thank you so much, guys, for watching Bet Mo Ba. And for more exclusive videos, all you have to do is log on and subscribe to Viva TV's YouTube channel.